Welcome back mga kabrigada! Dapat masaya lang tayo lalo na papalapit na naman ang bagong taon. Pero sa siyempre every new year, meron tayong tinatawag na New Year's Resolution na kung saan dyan tayo nagsiset ng mga goals natin, ng mga gusto nating baguhin sa buhay natin. Ako kasi ang New Year's Resolution ko, magpapute. Charot! Pero joke lang mga kabrigada. Pero ngayon pag-uusapan natin, speaking of New Year's Resolution, aba pag-uusapan natin kung bakit nga ba may mga pagkakataon na hindi natin na-achieve yung ating mga bagay na siniset natin for 2017. At dahil dyan, live na live po nating makakasama ang napaka-poging resident doctor, walang iba kundi si Dr. Marius Orlando Oco. Good morning, Doc! Morning, Jana. Good morning, Doc! Ayan, Doc. Ngayon nga po ay pag-uusapan natin ang sa New Year's Resolution. Pero unahin natin yung question na ano nga po ba itong New Year's Resolution na tinatawag natin? Ito yung gusto nating mangyari sa mga susunod na taon. Usually, itong mangyayari ito, mga pagbabago. Gusto nating baguhin, i-change yung mga dating attitude natin. At higit sa lahat, gusto nating baguhin yung behavior natin sa mga sumusunod na taon. Ito po bang New Year's Resolution na tinatawag natin, Doc? Gaano po ba ito ka-achievable? Or sa mga recent na mga happenings or recent studies, talaga bang na-achieve ito? Nakakatulong ba ito sa pagbabago ng isang tao? Okay, sad to say, karamihan na nagpa-plano or na gumagawa ng New Year's Resolution, hindi natutupad. Siguro sa 10 na tao na nagkakaroon ng resolution, na maintain or nasusustain nila yung gusto nilang pagbabago, siguro nasa kon lang, isa, dalawa. Ay, oh, isa doon. Konti. Karamihan, nagfi-fail. So, ano po ba yung mga possible reasons, Doc, kung bakit nga ba hindi nila nasusunod yung kanilang New Year's Resolution? Yes, like for example, they want to set or gusto nila gumawa ng New Year's Resolution na hindi naman achievable. Ibig sabihin, hindi realistic. Mm-hmm. Okay na, like for example, nabanggit ni Joanna kanina. Impossible daw yun. Oh my gosh. Wala na akong pag-asang pumutay, Diyos ko Lord. No, pwede, pero dapat may gagawin ka. Initially, ganito yun. Initially, sa mga siyensya ngayon, sa mga medication, pwede kang pumuti. No, kahit ano yung kulay mo. Pero babalik pa rin dun sa dating color. Because yun yung original mo na color, yun yung nasa genes mo, yung number ng melanin pigment mo, yun na yun. So, maaring babalik doon sa dati. Okay na. At saka, sabihin natin, attitude and behavior sa tungkol sa kulay. Ayong babaguhin siguro natin yung attitude and behavior natin sa ating complexion. Tama. Hindi yung ating complexion. Tama. Ayan, ito naman, Doc. Di ba, every year, meron nga tayong New Year's Resolution. Ano po ba yung mga possible ways na pwedeng gawin ng ating mga kabrigada para naman ay ma-encourage sila na talagang sundin o talagang matupad yung kanilang itinakdang New Year's Resolution? Okay. Ganito, siguro, pinakaunang gagawin natin siguro for next year, if nagpa-plano tayong magkaroon ng New Year's Resolution, siguro mas maganda pag nag-invest tayo sa health natin. Ayoy, yung ating, tama. Yung ating New Year's Resolution about our health. Okay. Sa mga New Year's Resolution na about health-related, ang pinaka-common na ginagawa ng tao is, ay, gusto ko na magbawas ng timbang. That's true. Okay, no? Kasi ang weight kasi ng tao, maraming sakit associated with obesity. Karamihan ng sakit ngayon base sa pag-aaral. Ito man ay stroke, ito man ay heart attack, ito man ay mental health issues or mental illness, related pa rin ang obesity. So, mas maganda kung siguro ang ating New Year's Resolution is towards pagbawas ng timbang or yung sinasabi nating healthy lifestyle. Ito naman po, Doc, tanong ko lang. Siyempre, di ba, kung tayo mga Pilipino, tayo mga tao, gusto natin magbago, why need to wait for New Year's Resolution? Ano ba ang psychological impact niya? Bakit dapat New Year na, New Year's Resolution, saka na natin ito simulan? We could always start now, di ba? Yes, kasi ganito yun. Pag New Year's Resolution, bagong taon, so, kumbaga meron tayong baseline. Sabay-sabay lahat ng tao. Nagkagandahan kasi na gagawa ng New Year's Resolution sa bagong taon dahil kasi lahat tayo sabay-sabay papasok doon sa bagong taon. So meron tayong baseline at may basihan tayo na after how many months, after how many, sabay natin after 1 year, meron tayong titingnan pabalik. Titingnan nagawa ba natin yung ating New Year's Resolution. At saka, it will mas magandang ating motivation pag gagawin natin ngayon dahil kasi sabay-sabay tayo. Marami ang gagawa. Ang problema nito, how to sustain. Yun nga lang.
Pero ito naman, Doc, meron din po bang psychological impact kung sakasakaling hindi natupad ng isa nating kabrigada yung kanyang, for example, ako, gusto kong magpaputi. However, hindi ko natupad. Ano po ba yung mga maaaring tumakbo sa isip ko niyan? Okay, no? Yung kunwari ganito, yung kunwari yung goals natin is tungkol health din yun, no? About our complexion. Gusto natin pumuti. Siguro mas maganda kung magkaroon ka ng acceptance, no? Kung ano yung meron ka. At hindi naman ibig sabihin na dito lang naman sa atin ang kultura na pag sinabing maputi, maganda. Oo, yun nga. Pero in reality, hindi naman eh. Na? So, yun ang babaguhin mo. Eh, huwag kang sumabay sa uso pag maputi, maganda. At hindi totoo yan. Look, ito naman po. How about mga New Year's resolution na, for example, yung akin naman kanina, I would like to learn how to say no. Paano ko ba? Ano bang mga tips mo na masustain yung mga ganong klaseng New Year's resolution, yung when it comes to attitude naman? Okay. Yung saying no, mas helpful sa'yo. Bakit? Ito. Pag marunong ka kasing mag-say no, at yan ang New Year's resolution, ibig sabihin, sa dati mong behavior at saka dati mong attitude, siguro madali kang mapa-yes sa isang bagay, mabilis kang makompromiso. Ibig sabihin, it's very stressful. You want to avoid stress, you want to manage your stress. One of the stress management technique is yung tumanggi ka ng maayos. Tama. Okay. Huwag mong ipasubo ang sarili mo. So, in short, siguro sa taong ito, 2017, mas gusto mo nang ipamper yung sarili mo. Huwag mo nang ipasubo ang sarili mo sa sitwasyon na hindi mo naman pala kaya or nahihirapan ka. Pero paano yun, Doc, kung nakasanayan mo na talaga? Like, kaya mo siya gusto baguhin kasi nasa sistema mo na ganun ka. How will you be able to help yourself na maiwanan yung mga ganung attitude, ganung habit sa taong ito? Yes, ang pinakamaganda niyan, kunwari, mahirap para sa'yo tumanggi. Mm-mm. Mas maigi, siguro gagawa ka ng schedule mo. Like for example, schedule for this week. Huwag tayong gumawa schedule for this month. Kundi, schedule week for weekly para mas realistic. Oh, tama. Okay, para mas mabilis gawin. Kasi kunwari, nakompromisa ka, sige, pupunta ako dito, gagawin ko to. Nagawa mo yun, napa-oo ka dahil wala kang schedule. Mm-mm. Napa-oo ka dahil hindi mo alam may upcoming appointment ka pala. Mm-hmm. Pero pag may schedule ka ahead of time, titingnan mo sa iPhone mo or sa planner mo. Sandali, pag may nagtanong sa'yo, pwede ka ba? O titingnan mo sa schedule mo. Now, helpful sa'yo yun. So, pwede kang maghindi. Eh, hindi pwede dahil kasi may iPhone. Hindi mo na nakompromise ang sarili mo. So, very important yung tinatawag natin na scheduling. So, ito naman, Doc. Bilang isang psychiatrist po, ano po bang ma-advise niyo sa ating mga kabrigada regarding po sa kanilang New Year's resolution? Okay, mag-set tayo ng realistic. At saka, number one, priority natin yung ating health. Mm-hmm. Like for example, mag-lose ng timbang, mm-hmm. Tumigil pa ni nigarilyo. Tama, oo. Healthy diet. Iwasan uminom ng nakakalasing. Ayun. At huwag magpuyat. So ito lang, no? Ito yung mga simpleng bagay. Yung huwag magpuyat kasi pag napuyat tayo, pagkulang tayo sa tulog, maraming hindi magandang nangyayari sa ating pangangatawan. So, pinakamaganda is kung gagawa tayo ng resolution para sa ating kalusugan. Pangalawa, kung gagawa din tayo ng New Year's resolution natin, huwag nating pahirapan ang sarili natin. Merong iba, gusto kong magbawas ng timbang. Hindi ibig sabihin pag nagbawas ka ng timbang, magbawas ka din ng kinakain mo. Okay. Mas magandang motivation sa sarili mo. Sige, kailangan kong magbawas ng timbang. Siguro, mas damihan ko ang kain ng gulay ko kaysa sa karne. Oo, tama. At exercise. At exercise. Mas damihan ko siguro ang physical activity. Huwag mong isipin magbawas na magbawas. Kasi pag sinabi natin yung attitude natin na magbawas to magbawas, parang may kawalan sa atin. So, baguhin natin yung perception natin o yung attitude natin na, sige, kung gusto kong gumanda ang pangangatawan ko, huwag mong isipin na gusto kong pumayat. O isipin mo, gusto kong gumanda ang katawan ko. Kasi pag malusog ang ating katawan, pa-follow din yung ating pag-iisip. Eto, Doc, dagdag tanong ko lang po. May mga tao, may mga kabrigada tayong naniniwala or gumagawa at hindi gumagawa ng New Year's resolution. Yung pag-come up ba ng New Year's resolution, meron bang mabuting epekto sa ating
sarili sa ating attitude, or kasi di ba may mga tao talaga na ayaw nang gumawa kasi hindi naman din natutupad. But may mga tao na despite the fact na hindi nila matupad, gawa pa rin sila ng gawa. Ano bang psychological effect nito sa atin? Sa mga taong gumagawa ng New Year's Resolution, ibig sabihin hopeful sila that something will may mababago na hindi maganda sa kanila. Kasi resolution, New Year's Resolution, ibig sabihin meron kang tatanggalin na nagawian mo na hindi maganda. Yes. Na hindi nakakatulong sa'yo. Or may gusto kang baguhin sa sitwasyon. Ibig sabihin, hopeful ka itong 2017, mas maganda. Nakakatulong sa atin gumawa ng New Year's Resolution. Ibig sabihin, sa Bisaya, nagalaom pa ta, napay mas mahitabong. Naay mas maayong mahitabo sa atuang kinabuhi sa sunod na tuig. Ayun naman talaga. Maraming salamat, Dr. Marius Orlando Oco. Ayan, mga kabrigada, it's never too late to change. If you want a fresh start, abay, i-assess niyo yung mga sarili ninyo kung saan kayo nagkamali ngayong taon para naman hindi na natin maulit yung mga pagkakamaling yun sa susunod na taon. And always remember to make your resolutions achievable, realistic, and of course, hindi yan magkakatotoo, hindi yan matutupad kung wala tayong gagawin para matupad or maabot yung mga pagbabago na gusto natin. Always remember, change begins within ourselves. Ayan. Sa pagbabalik, abay, hugot segment na, kaya huwag maglilipat. Dito pa rin tayo sa ating number one morning show, ang Morning Hataw!